inaalala at isa na rito ang budget na kinakarir nating ipagkasya. Pero kung meron kayong nasaksihang may ganito ring problema, agad nyo bang bubuksan ang puso nyo para sa kanila? Ang Mother's Day Social Experiment natin gaganapin sa isang grocery sa Santa Mesa. Ang eksena, kunwaring bibili ng gatas para sa kanyang anak ang kasabwat nating si Mami Ria. Pagdating sa counter, madidiskubring kulang ang dala niyang pera. Magmamakaawa si Mami Ria sa kasabwat din nating kaherang si Annalisa, pero hindi ito papayag sa gusto niya. May tutulong kayang katulad niyang ina na nasa pila? Yes, ma'am! Ma'am, wala po eh. 103.95 po. Ma'am, ito lang po yung pera ko. Ay, ma'am, hindi po pwede ma'am eh. Ma'am, baka pwede makiusap naman po. Hindi po eh, hindi po. Ang babaeng nasa likod ng ating kasabwat, lumingalinga, nakikiramdam sa nangyayari. Ma'am, pasensya na po kayo, yung ma'am, kasi nagmamadali din po ako. Wala pa kasi nga, naiwan doon sa anak ko, mami. Hindi po talaga pwede, ma'am, masi-search po ako. Ma'am, hindi tumitigil sa pagtanggi ang kasabwat nating kahera. Pero ang babaeng nasa likod ni Mami Ria, tila nakikiramdam pa rin. Ma'am, hindi po talaga pwede. Kailangan ko lang po yung datas na ito, mami. Nakikinusap lang po ako eh. Mukhang wipex sa drama ng ating kasabwat. Kaya naman, ibinalik na lang niya ang gatas. Sabi niya lang, ano ba yan? Ba't sa kahera, pinapasali yung kulang? Ano sabi niya? Kasi pag kahera ka, hindi pwedeng ma-short. Kami yung aabuno. Kami mahirapan. There are some people who are so righteous. Parang sa kanila, they do not consider yung kung yung individual sa parent or somebody na talagang in need. They are more of yung mga righteous person na pare-parehas tayo dito na nagtatrabaho, pare-parehas tayong may pangangailangan. So you have to consider yung situation. Kaya siguro ganun ka straightforward yung babae na sinasabi niya. Meaning, syempre malaking bagay din naman para sa kahera na pag nawalan siya at siya yung mag-abono ng ganun. Sa pangalawang supok ng ating kasabwat, may magmamagandang loob na kaya? Ma'am, 103.95. Wala ma'am, paano yan? Yan lang po yung pera ko. Ano ba yan ma'am? Hindi pwede. Bawal po sa amin. Makikita sa mukha ang pagkaawa ng babae sa likod ni Mami Ria. Siya na kaya ang Good Samaritan? Nasa hospital pa si ma'am yung anak ko eh. Ma'am, bawal po talaga sa amin yan. Ako po kasi masusure. 71 lang po. Ikaw na po. Wala po mga marami po sa labo sa. Kasi sabi niya, nasa hospital daw yung anak nila sa pamadali sa. Meron naman akong dalang extra. So yun, hindi kayo na lang po. Oo, kasi may mga anak rin ako. Tapos naranasan ko rin na walang mapakain sa mga bata. Good job, Mommy! Salamat sa pagmamalasakit sa katulad mong nanay. Alam mo, pag nakaranas ka ng ganong klase na walang-wala ka, bukal sa kalooban mo na tumulong ka din eh. Kasi parang it happened to you and you don't want to happen it again. Parang mas maigi pa yung tumulong kesa ikaw yung tinutulungan. Sa pagpapatuloy ng aming experiment, bahagya naming nilakihan ang kulang sa pambili ng gatas ng ating kasabwat. Kung kanina ay nasa 40 pesos ang kulang, ngayon ay nasa halos 70 pesos na. May tutulong pa rin kaya sa kanya? 275 po. 'Yan paano po 'yan? Yan lang po yung pera ko. Yan lang po kasi ma'am yung pera ko. Amin. Patuloy sa pag-arte ang dalawa nating kasabwat hanggang sa mapansin sila ng babae ito. Nakatingin lang ito at tila nakikinig sa kanilang diskusyon. Hindi na nakatiis si Mami Ria at humingi na siya ng tulong sa babae. Ma'am, baka pwede po makihingi ng tulong, ma'am. Kasi ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Bigo ang ating kasabwat. Ma'am, paano po yun? Subukan naman natin sa paparating na babaeng ito. Walang po kasi ma'am yung pera niya. Sige na po, ma'am.
Sabi, ma'am, nasa hospital lang po talaga yung anak ko eh. Kailangan lang po itong gatos ko, ma'am. Single parent pa naman po ako. Baka, ma'am, pwede po ako makahingi ng tulong sa inyo. Bigo pa rin ang ating kasabwa. Sa pakikipag-usap namin kay Annalisa, napag-alaman naming nautusan lang ang babae ng kanyang amo. Natatakot itong mapagalitan kaya hindi siya makapagbigay ng pera. Ang mga babae, very considerate eh, pero it's so hard for them, lalo na kung meron kang ibang responsibility. Pwedeng, kaya nga sinabi nga na inutusan eh. So, ang priority niya, yung kanyang responsibility sa kanyang amo. Secondary na lang, yung pwede niyang pagtulong. Sa patuloy naming paghahanap, ito ang hindi namin inaasahan. Ang pagpasok sa eksena ng dalawang lalaki. Walang po kasi sir yung ano niya, pera. 30.95 lang po. 30.95 ang kulang po. Babayaran niyo. Thank you, sir. Ito pa, ang isa. Ano po? 53 lang po, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Kasi may baby rin ako kasi wala akong trabaho dati. Maraming salamat, mga sir! Hindi pa rito nagtatapos ang ating experiment. Susubok muli kaming makahanap ng mga bukal sa loob na tutulong. Limit lang po talaga yung anak ko. 53, ay ano po, 63.95. Opo. Babayaran niyo po. 63.95 na lang po yung kulang niya. Bakong nai, marami po. Salamat, nai, ha. Sige po, wait lang po. Nagkakaganyan din ako, di siyempre. Naawain mo pa po. Kulang pang ano sa bata. Mahirap yung nanghihingi. Mas mahirap yung akala mo parang nanlilimos ka. And then, kung sakasakaling nagkaroon ka, parang it's always na parang you pay back. Tapos, at the same time, you consider it na blessed na ako ngayon kasi nakakapagbigay ako. Ayon sa eksperto, bagamat may mga hindi tumulong, hindi ito nangangahulugan na wala silang malasakit sa kapwa nilang mommy. Ipinapakita lang nito kung gaano kabigat ang ginagampanan nilang tungkulin sa pamilya, lalo na't kailangan nilang i-budget ang kanilang pera. Dito nakikita mo how women, they become so responsible pag naging parents sila. Parang lahat pinag-iisipan mo, lahat ng sentimo kung saan mapupunta siya. So sometimes, hindi mo pa pwedeng sisihin yung babae na porke hindi sila tumulong, wala silang concern. Ang naiisip mo palagi ay ang pagiging nanay. Nais lang po naming linawin na sa ilang pagkakataon, maaaring modus ang ganitong tagpo. Kaya mag-ingat din ang lahat at suriing mabuti ang sitwasyon bago magbigay ng tulong. Nais din naming linawin na ang pera ng mga tumulong ay amin din pong isinauli sa kanila. Ang tanging layo ng aming social experiment ay makahanap ng mga taong handang tumulong kapag may isang inang biglang nangailangan. Nakita rin natin na kung gaano katindi ang pagmamakaawa ni Mami Ria para mabili ang gatas ng anak, gayon din ang pag-aatubili ng ilang nanay na ayaw ring makulangan ng pera para sa kanilang pamilya. Ito ang pang-araw-araw na pagsubok na hinaharap ng bawat ina. At dahil dyan, saludo kami sa inyo.